Alright, nagbabalik naman po ang R-Vlogs Motovlog. Magandang araw sa inyo. Ngayon, ang gagawin natin ngayon mga tropa, dahil sa may nakaraan tayong video, may video tayo nitong KTM Duke 390 natin noong nakaraan na tinest drive natin siya. No, hindi natin siya tinest drive, no? Pinaandar natin siya na may nakalagay dito na pipe na Remus, no? Ngayon, gagawin natin, ititest drive natin siya at ititest natin yung sound niya kung okay ba talaga siya, kung sulit ba yung pagkakabili natin dito sa Remus, no? Ito, Remus S-Flow, no? Wala siyang catalytic converter na yung original niya, stock niya, may catalytic converter, pero ito wala na, no? Ito, binili namin plug and play lang to, no? Pag binili ko siya, nakalit ko na siya, and go na tayo, no? Ngayon, itong Remus, may kasama siyang silencer. Ito yung silencer niya, no? Dalawa siya, yung tinatawag na DB killer, no? Ngayon, i-testing natin siya ng dalawang, no? I-test drive natin siya ng dalawang beses, no? Para marinig yung tunog, no? Ito yung DB killer. Una, gagawin natin, sasalpak muna natin itong DB killer, no? Tapos sa susunod na ride natin, wala naman siyang silencer. Tara, samahan niyo ako, mga tropa. Mga tropa, no, ito, ikabit natin yung silencer sa kanya. Tingnan natin kung malakas din ba o mahina or parang stuck lang yung tulog niya, no. Ngayon, tanggalin lang natin yung tornilyo rito. Yan. Malita tornilyo lang yan. Ito lang, isa. Tapos, isalpak natin tong silencer, no. Ito lang yan. Yan, no. Pero make sure nyo lang na masarado nyo siya maigi kasi baka pag sa sobrang birit natin eh or mag-vibrate yung tambutyo natin eh matanggal yung tornilyo, no? Eh yung tunog na may silencer, no? Kaya, no? Tara! I-test drive natin yung may silencer, no? Tara! Try ako! Okay mga tropa, no? Ngayon, naikabit na natin yung ating silencer ngayon. Te-test drive natin siya para marinig yung tunog, no? Tara, samahan nyo ulit ako, no? Okay, tara. Okay, ayun yan yung idle niya. So yun mga tropa, narinig nyo na kung pa paano natin i-test ride yung may silencer, no? Ngayon, titestingin naman natin yung walang silencer, no? Siguro sa mahilig talaga sa mga loud pipe, sige, samahan nyo ako, no? Para kung sulit ba talaga or okay na okay itong tambutyo. Tanggalin muna natin itong silencer, mga tropa. Alright, yan, no? Ganyan lang kasimple. Bago nyo tanggalin, palamigin nyo muna yung makina, no? Kasi panigurado, pasok, no? Okay. Pag tinanggal nyo, ganun lang siya kasimple, no? Pero
Palamigin nyo muna kasi ito mainit-init pa eh, no? Kaya ito lang siya. Narinig nyo yung tunog kanina ng may silencer. Okay din naman siya, pero parang mag-stuck na lang tayo eh. Ngayon, ito. Test ride natin siya, no? Tara, samahan nyo ito. Narinig nyo na yung dalawang tunog ng ating Remus S-Flow, no? Yung may silencer at wala. Ngayon, kayo nang bahalang humusga kung okay ba sa inyo to, kung gusto nyo bang ikabit to sa inyong Duke 390 rin or sa KTM, no? Para sa akin, recommended ko siya, no? Kasi yung kagandahan niya, meron siyang silencer, no? In case na masita tayo, pwede natin siyang kainaan ng tunog, no? Pero kung talagang may ride tayo na gusto natin talaga iwalwalan, gusto natin pumunit ng kalsada, ito, pwede to. Pati kapitbahay nyo, magagalit, no? Talagang, pag pina-start mo sa bahay mo to, masisigawan tayo ng kapitbahay, no? Kaya, maganda siya yung silencer para sa akin. Maganda yung silencer, no? Okay, no? Maraming salamat, mga tropa, no? Sa pagsubaybay nyo sa aking channel. Sana, abangan nyo pa yung mga susunod kong videos, no? At sana, supportahan nyo ang R-Brugs Motovlog. Maraming salamat, mga tropa. At ride safe sa lahat, mga tropa na nandyan. Salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan ng mga tropa natin, mag-subscribe lang po kayo sa R-Brugs Motovlog, no? Maraming salamat, no, mga tropa, no? Ride safe sa lahat. Thank you, thank you. Okay po, sa susunod ulit.